Amen. Sa mapagpalang gabi po sa bawat isa, at once again, welcome po sa The Lord Reigns and All Nation Ministry, a full gospel church online Tagalog fellowship. Alam ko sa gabing ito ay may gagawin ang Diyos sa atin. Kaya matiin mong yung katabi, sabihin mo, kumusta na ang buhay Kristiyano? Masaya bang tunay? In Jesus' name, amen. Hallelujah. Ang pamagat po ng mensahe sa atin ni Lord ay, in unity, there is strength. Say it again. In unity, there is strength. Together, we are stronger. Bago pa man ang lahat, samahan niyo muna ako sa panalangin. Hallelujah. Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming dinadakila, pinupuri, ang Diyos sa kataas-taasan, ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Panginoon, samahan mo nga kami at amin pong pinagkakatiwala ang iyong gawain mula sa umpisa hanggang sa katapusan. Naway kami po ay mabago at pagpalain sa iyong mga banal na salita na aming maririnig. Sabi sa aklat ng James 1:22 na hindi lang tayo nakikinig, atin din itong isinasagawa. Ama, maging sa iyong lingkod na iyong gagamitin, anoint my lips, at bawang mga salita mo lamang ang siyang masambit. Ito pong aming panalangin na may pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang lahat ay magsasabi ng malakas na Amen and Amen. Praise God. Hallelujah. Ang ating pong teksto or scripture ay matatagpuan sa aklat ng 1 Corinthians o Corinto, unang Corinto, chapter 12, verse 1 to 27. Hallelujah. Sabi po dito, ang katawan ng tao ay binubuo ng maraming parte, ngunit iisa pa rin katawan. Ganon din sa ating mga mananampalataya na siyang katawan ni Kristo. Tayong lahat, Hudyo man o hindi, alipin man o malaya, ay nabautismuhan sa isang espiritu upang maging isang katawan, at ang isang espiritu at isang espiritu rin ang tinanggap nating lahat. Ang katawan ay binubuo ng maraming parte at hindi ng isang parte lamang. Kaya kung sabihin ng paa, dahil hindi ako kamay, hindi ako parte ng katawan. Hindi ito nangangahulugang, hindi siya parte ng katawan. At kung sabihin naman ng tenga, dahil hindi ako mata, hindi ako parte ng katawan. Hindi rin ito nangangahulugang, hindi siya parte ng katawan. Dahil kung ang buong katawan ay puro mata, paano ito makakarinig? At kung ang katawan ay puro lang tenga, paano ito makakaamoy? Ngunit nilikha ng Diyos ang ating katawan na may iba't ibang parte ayon sa kanyang nais. Kung ang katawan ay binubuo lamang ng isang parte, matatawag ba itong katawan? Ang totoo ay ang katawan ay binubuo ng maraming parte. Ngunit, iisang katawan lamang ito. Kaya hindi maaring sabihin ng mata sa kamay, hindi kita kailangan. At hindi rin masasabi ng ulo sa paa, hindi kita kailangan. Ang mga parte ng katawan na sa tingin natin na hindi gaanong mahalaga ay inaalagaan ng mabuti. At ang mga parte hindi maganda ay ating pinapaganda. Hindi na kailangang pagandahin ang mga parte maganda na. Ganoon din nang isaayos ang Diyos ang ating katawan. Binigyan niya ng karangalan ng mga parteng hindi gaanong marangal upang hindi magkaroon ng pagkahati-hati kundi pagmamalasakit sa isa't isa. Kaya kung nasaktan ng isang parte ng katawan, ang isang parte ay nasasaktan din. At kung ang parte ay pinararangalan, ang ibang parte ay natutuwa rin. Kayong lahat ang bumubuo ng katawan ni Kristo at ang bawat isa ay parte ng kanyang katawan. Kaya purihin ang Diyos sa kanyang mga banal na salita. At once again, blessed evening. Hallelujah. Amen. At alam ko na handa na tayong makinig sa mga salita ng Diyos. Say amen. Hallelujah. Sa ating nabasang scripture,
napakaklaro po na ang bawat isa sa atin ay bahagi ng katawan ni Kristo. At si Apostol Pablo, ang church ay inihalintulan niya sa isang katawan. Pero bago tayo mag-umpisa, I just want to share with you a short video clip. Let's watch this. Amen. So what is all about the message from mga kapatid sa video? It's all about unity, di po ba? The question is, are we united in Christ, His ministry, His works, His church? Now speaking of body, o katawan na nabasa po natin, tingnan mo nga ang katabi mo kung kumpleto pa ang katawan from head to foot. Pakikalabit at sabihin, kailangan ka ni Lord sa ministry. Amen? I hope ang kausap mo hindi kalahati ang katawan. Have you ever heard a quote saying, united we stand, divided we fall? Narinig yun na po ba ito? Ang katagang ito o nabalitaan lang? In this quote proves true that even politics, business, and many other areas in life. At kahit sa animal kingdom, nauunawa nila when they are in danger when it comes to strength and safety and staying together. Just like yung video clips a while ago. Ano pong ibig sabihin nito mga kapatid when we say united we stand, divided we fall? Kapag tayo daw ay nagkakaisa, for sure, we will achieve the goal. At kung tayo ay magkanya-kanyang way at walang pagkakaisa sa church, ano pong mangyayari? It will cause division of course, and definitely, we will fall. Amen? Now, isa sa magandang halimbawa po dito ay ang sports o paligsahan. Sino po sa atin ang mahilig sa sports? I believe malimit nating narinig yung salitang teamwork, di po ba? Say it again, teamwork. Amen? May kasabihan, teamwork makes the dream work. Sa isang paligsahan o sa basketball na lang, bago pa man makamit ang kampyonato o maging champion, one of the key is teamwork. Amen? Do you think na kapag walang teamwork, magiging champion? I don't think so. Bakit mahalaga po ang teamwork, mga kapatid? It reminds us that the things we are trying to achieve are often or often bigger than ourselves. In addition, hindi po natin makakayanan mag-isa ang lahat nito. It takes every member doing their part and playing their role to succeed. Ganun din po sa church, kailangan din ang teamwork. Church teamwork brings people together. And to get things done, they must rely on one another. Amen? Church teamwork enables each member to experience less stress, share ideas, and responsibilities. Sabi po ni Helen Keller sa kanyang quote, "Alone, we can do little. Together, we can do so much."
Maging sa aklat ng mga ngaral o sa Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to 12, mas mabuti ang may kasama kaysa mag-isa. Mas marami silang magagawa. Kapag nadapa ang isa, sa kanila na itatayo, siya na kanyang kasama. Kaya nakakaawa ang taong nag-iisa at nadapa dahil walang tutulong sa kanya. Kapag malamig, pwede kayong matulog ng magkatabi at pareho kayong mainitan. Pero kung nag-iisa ka, paano ka mainitan? Madali kang matalo kung nag-iisa ka. Pero kung may kasama ka, mahirap kayong talunin. Tulad din ng lubid na may tatlong pilipit na hibla. Mahirap itong malagot. So, teamwork divides the task and multiplies the success. Nakakita na ba kayo ng isang church na ang pastor, siya ang opening prayer? Pagdating sa praise and worship, siya pa rin? Siya na rin ang preacher at closing prayer. Hanggang sa benediction, siya pa rin. Hallelujah. Alam niyo po, bilang tayo ay mananampalataya kay Kristo, I believe we were all created for a great purpose. Say amen. Tell your seatmates, mahalaga ka sa Diyos. That is why ang objective ng church cannot be achieved without the help of others. Hindi po makakamit ang ating mga objectives kung walang tulungan o pagkakaisa. At ang ating simbahan, hindi po ito lalago at magiging successful. Amen? Sa makatuwid, we all need each other. Kahit sa lumang tipan, nung inilikhain ng tao ang Diyos, di po ba? God Himself knew that we need each other. Sabi sa Genesis chapter 2, verse 18, pagkatapos, sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuting mabuhay ang tao nang nag-iisa lang. Kaya, igagawa ko siya ng kasama na tutulong sa kanya at nararapat sa kanya. Speaking of nag-iisa, naranasan niyo po bang naging feeling lonely? Ang pagiging loneliness is not a pleasant feeling. At even ang bait mo, di mo pinapansin ang kasama mo sa tindi ng kalungkutan. Minsan nasasabi mo, please give me a break or give me a wide space para mag-isip. Wow. Sa aklat po ng Epeso o sa Ephesians chapter 4 verse 1 to 3, Apostle Paul tell us that in order to walk worthy of our calling in Christ, members of the church must be united in one faith and one spirit. Work diligently. Kailangan masipag, matyaga, to keep the spirit of peace which holds us together. Now, may mga ba dapat nating tandaan? May 4 P's o 4 na P kung bakit mahalaga ang pagkakaisa natin as a church body. I'm almost finished there. Number 1, dapat may pagkakaunawaan ang bawat isa. Ano pong sabi kanina sa verse 21 na nabasa po natin? Kaya hindi maaring sabihin ng mata sa kamay, hindi kita kailangan. At hindi rin masasabi ng ulo sa paa, hindi kita kailangan. So dapat mayroon pong pagkakaunawaan ang bawat isa bilang katawan ni Kristo. Napakahalaga po yun, mga kapatid. At ang pangalawa, dapat may pangangalaga o caring ang bawat isa. Diba may kasabihan, caring is sharing, di po ba? So sabi ito sa verse 22, ang totoo, ang mga parte ng katawan na parang mahina, ang siya pang kailangan. Amen? So dapat, yung mga mahina, dapat pinapalakas, mga kapatid. Alam natin na mahinang kapatid, dapat
dapat nating palakasin siya. Amen? Tayo po ay nagtutulungan at binibigyan ng kahalagahan, pangangalaga, caring ang bawat isa. Amen? So sa number 3, dapat may pagpapahalaga o importansya ang bawat isa. Sabi po doon sa verse 23, ang mga parte ng katawan na sa tingin natin ay hindi gaanong mahalaga ay inaalagaan nating mabuti. At ang mga parting hindi maganda ay ating pinapaganda. Amen. So dapat nagtutulungan po ang bawat isa sa atin. So ang bawat isa sa body of Christ o sa katawan ni Kristo ay napakahalaga. Importante po ang bawat isa. Amen? Kasi ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang role sa body of Christ. Amen? So kapag ang isang parte ay hindi maganda, sabi niya kanina, ay atin dapat pinapaganda. At kung hindi naman ito mahalaga, dapat ito inalagaan ng mabuti. Amen? So bigyan po natin ng importansya ang bawat isa. Amen? So sa number 4, dapat may pagmamalasakit ang bawat isa. Na sabi po doon sa verse 26, kaya kung nasasaktan ng isang parte ng katawan, ang ibang parte ay nasasaktan din. At kung ang isang parte ay pinararangalan, ang ibang parte ay natutuwa rin. Di ba may kasabihan, ang sakit ng katawan, ang sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Amen? Totoo yun, di po ba? So dapat, tayo po ay magtulungan, tayo po ay dapat may malasakit sa isa't isa. Kung alam natin na ang ating kapatid ay nangangailangan, dapat natin siyang tulungan. Kung siya po ay nasa trials, atin po siyang i-comfort. Amen? Dapat may malasakit po sa isa't isa. Amen? Kaya nga, sabi ni Apostol Pablo, iisang espiritu at iisang pananampalataya. Amen? Remember, each one of us as a member of body of Christ are very important. Napakahalaga po ang bawat isa sa atin. At hindi po ito mabubuo o matatawag na church or body of Christ kung ang bawat isa sa atin ay walang for peace. Amen? Kahit maliit o malaking contribution man ito, ay mahalaga sa mata ng Diyos. At ito po ay ikalalago ng Iglesia. Amen? So, praise the Lord sa salita po ng Panginoon sa gabing ito. At bago pa man ako magtapos, amen, kung I want to invite all the new viewers na kung hindi mo pa naranasan ang pag-ibig ng Diyos, anak kaligtasan, this is the perfect time. Sabi nga sa aklat ng Romans 10:9 that if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Kung ikaw man yung kapatid, taas mo yung kamay, just simply pray with me, sundan mo lang ako sa panalangin at arin mo itong prayer na ito ay galing sa iyong puso. Say na, Panginoon, alam kong mahal na mahal mo ako. Inaamin ko na ako'y makasalanan. Kaya sa oras na ito, ako po'y humihingi ng kapatawaran sa lahat na aking pagkakasala. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kapatawaran at gawin mo po akong maging karapat-dapat na nilalang na naayon lamang sa iyong kalooban. Sa oras na ito, aking binubuksan ang aking puso at tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang aking Diyos at sariling tagapagligtas. Magmula ngayon, ikaw na po ang umupo sa trono ng aking buhay. Salamat, Ama, dahil isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Itong aking panalangin sa pangalan ng Ama
at ng anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Kapatid, did you pray this simple prayer? Binabati kita dahil isa ka na bilang sa kabilang ng anak ng Diyos. And welcome to the family of God. Amen. To the Lord reigns in all nation ministry, glory and truth. Let us pray. Lord, salamat po sa inyong presensya sa gabing ito. Salamat, Ama, na isa kami sa iyong tinawag bilang bunubo ng katawan ni Kristo. Gawin mo po kami karapat-dapat at magampanan po namin ang iyong pinapagawa. Lord, narito po kami. Use us for your glory. Use us, O Lord, para sa ikalalago ng iyong iglesia. Turuan mo po kami, O Diyos, na may pusong laging may pagpapakumbaba. A submissive heart. Sumusunod sa iyong mga utos. Let your church, O Lord, to have one faith and one spirit in the body of Christ. Itong aming manalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. May the love and peace and joy in the presence of God be with you always. Good night po at God bless po sa inyo. Praise God.